Ako po, nag-binge watch kami ng asawa ko. Ako pa lang asawa. Kakwentuhan ko si Direk lang. Sabi ko sa kanya, nagbi-binge watch na kami nung wife ko dito sa Flower Fever. Tapos sabi ko kay Direk, alam mo, napakasaya lang sa pakiramdam na maging part na itong show na to. Kasi it's such an experience right. Watching it. Kasi sa sobrang ganda ng sound, ng shots, ng visuals. Tapos nasamahan ka pa ng talagang amazing cast. Na talagang alam mo yung nagbibigay talaga ng 100% nila sa alam mo yun, sa pag-arte. Right. So lahat bigay na bigay talaga. Kaya nung alam mo yun, nung napapinapanood na namin, parang nawala lahat ng hirap eh. Parang sulit. Oo, sulit na sulit talaga yung experience. Right. Paulo, ikaw naman. Actually, hindi ka pa siya napapanood totally kasi ako yung type na gusto kong iniipon muna eh. Kompleto, bago panoorin. Pero kanina when we were watching yung trailer. Yung trailer for the finale, parang, ayun, naalala ko lahat ng hirap, ng pagod, ng sunburn. Dahil init rin sa location. Sunburn talaga. Tulad ka rin sabi ni Tito Dudes, literal na cliffhanger dahil nasa cliff ka rin. I know! Alright, thanks, Pao. Pio Dudes, ikaw naman. Talaga, to be honest, I was very unsure because I had also talked to Garlic in the beginning and I said, I haven't done something like this. It felt dark to me from the very beginning. You know, and ako naman, everybody knows me, yung character ko, very wholesome. So, medyo naging... Wala naman kumukontra, tama naman yun. Bago. Okay. Bago. So, to be able to put all of these elements together, you know, at the same time, make me continue, I mean, make me feel like I was not going down into hell. Na maaaring masalba ko pa rin yung sarili ko na it wouldn't be a totally bad character. Yung edge work lang. Right. But because of the support of our directors and of course the producers at yung tiyaga ng lahat ng mga artista, I enjoyed what I've seen so far. It was a breath of fresh air for you. And a very scary breath of fresh air. Yes. Lovie, ikaw naman. How was it watching... Watching the series? Yeah. Hinihintay ko gumalaw ka sa screen, Lovie. Baka mamaya nagkaroon yung internet mo eh. Okay, watching the series as it airs. It always brings you back to that moment talaga na pagka ginagawa, nung ginagawa mo yung series. Kasi nga parang, for some reason, parang you relive that moment once you watch it again. So it's just nice kasi alam ko naman, everyone worked really hard. And it's not just us actors, it's the whole production team, our producers, our directors. You know, sarap lang ng pakiramdam because mas nangingibabaw yung hard work ng lahat ng tao. Imbis na yung hirap na pinagdaanan namin sa set. Nice. Thanks, Lovie. PJ, ikaw naman. Mm-hmm. Ako po, nag-binge watch kami ng asawa ko. Ako pa lang asawa. No, it was actually, just like what Lovie said, it really brings you back to, you know, the memories. Sarap na panoorin eh. Pero, of course, the effort that everyone put in, yun yung ma-appreciate mo. So, I'm just really happy and honored that I became part of this wonderful show. Ang isang napansin nga namin was that, yung material. Unang-una sa lahat, it's not yung what our viewers have been or have gotten used to through the years. So there was a certain element within this story na I'm sure for the first couple of episodes mag-iisip din sila, magtataka. But at least this gives them a chance to appreciate a lot of better stories of a greater variety of more themes and genres. Na eventually would lead to all of the Filipino actors eventually getting involved in other types of films and TV shows.
Yeah. Anybody else? Well, ako naman, I don't think you could take away like anything good from my character. But, but yeah, at the end of the day, parang it boils down to mental health and sana may mga tamang proseso at gamot po tayo dyan. And see a professional if you see or experience or someone near you is going through something. That's a good takeaway. Lovie, you want to answer? Yeah, if you can hear me. Yes, we can. Okay. Well, basically, I think I love how Dreamscape and View set a certain standard for the type. I'm just glad to have worked with such an amazing production. Okay ka na. It was a really hard journey. He was accused, he was judged, and he was mistreated. And it was really hard to actually forget about all his struggles. But one thing I gotta say to him is, you know, okay ka na. Everything is better, everything is fine, and you can have a normal life again. Of course, with your mahal. And for the kid as well. Yung akin ha, without having to divulge ko nung magiging ending nung ating teleserye, ang sasabihin ko lang to sa character ko is, get some help. Get some help. Three words. Pao? Ako siguro, ayun, without spoiling the end. Siguro, what I would tell my character is, huwag kang gigising. Sana hindi ka nalang nagising. Hindi ka nalang nagising. That's cute. JC, ikaw? Masasabi ko kay Andrew, you did well. Naipakita mo sa iyong grupo na passionate ka sa trabaho mo, nagpakita ka ng courage mo at tapang, na-achieve mo yung goal na yun. At naging masaya lahat ng tao na nasa paligid ko. Si Lovie, sama na natin, Alex. Lovie, please. Iris made the right choice, believing in her family, and standing up for her man.